Hello guys, good day, have a good day. Today we have a new update about the Philippines ban again. They have a travel ban added another country, the Malaysia and Thailand, because of the Delta variant. The Philippines announced on Friday about the travel ban to Malaysia and Thailand to curb the spread of the contagious Delta variant of the coronavirus. The president has also decided to include the Malaysia and Thailand among the countries included in the travel ban. Then that's what the presidential spokesman Harry Roque announced last Friday. Sinasabi niya na it's effective sa Linggo, this Sunday, and hanggang July 31. So the travel ban will be start this Sunday until July 31. Sabi ni spokesman Harry Roque. Travelers arriving from this country before the ban comes into the force will still be allowed in, but we will ask to undergo a 14-day quarantine. So ang mga travelers na dumating galing sa sinasabi kong lugar na tulad ng Malaysia at Thailand, kailangan nila na mag-undergo ng 14 days quarantine. Earlier, the Philippines have banned travelers from 8 countries, including dati, nabana ng Philippines ang 8 country, kabilang na dito ang Indonesia, India, and the United Arab Immigrants. More than 1.5 million COVID-19 cases, including nearly 27,000 facilities, have been recorded, those from in the Southeast Asia country. So, alam na natin kung gaano ang kanilang mga protocol dapat na lang natin sundin. It was registered 47 infections with the Delta variant and 3 deaths. So, naka-register na sa atin dito sa Pilipinas na 47 ang na-infect sa Delta variant at 3 na ang namatay. Active coronavirus cases in Southeast Asia, top 1M. So, alam na natin kung ano ang active coronavirus sa Southeast Asia. Ayun ang Delta. Yun ang pinaka-latest ngayon. The number of active coronavirus cases in Southeast Asia has topped the 1 million mark. Last Thursday, members State of Association of Southeast Asian Nation or ASEAN reported the cumulative tally of 1,029,758. That's the people who infect. Then in Indonesia, the hardest hit country in the region. So, ang Indonesia ang pinaka mahirap at pinaka marami has recorded over 561,000 active cases. Like it's 500,000 cases in Indonesia. Napakarami na. At sumunod nito ang Malaysia. Kaya siguro
naka-decide si President Duterte na iban ang Malaysia kasi yun ang next sa list na may pinaka maraming taong na-infect sa Delta variant na coronavirus. Delta variant is a kind of coronavirus kasi maraming klase ang coronavirus eh. Marami siyang at yung Delta ang pinaka hits, pinaka malakas. Hindi natin alam kung ano ang sumusunod or whatever. Basta eh. Sa Malaysia may 142,000 cases na sila. Then sa next after Malaysia ay sumunod na ang Thailand. Ang Thailand ang may pinaka third rank. They have 137,058 cases. Yun ang Malaysia, yun ang Thailand. Kaya Malaysia and Thailand, they included the travel ban going to Philippines. Kaya yung mga taong galing sa Malaysia or sa Thailand na pumunta sa Philippines, mag-travel sa Philippines, kailangan nila na mag 14 days quarantine bago sila makapunta sa kanilang mga destination. Or they also need to negative COVID test for sure na wala talaga sila. They are cured to travel. The next one, the third one is Thailand and the fourth one is Myanmar. Meron silang 70,070 cases. That's what they have. Malaki-laki na yun. Then the next one, Brunei, Darussalam becomes the Asian country with the least active cases as it has reported only 41 cases. Sa Brunei, meron lang silang 41 cases. At kahit naman malaki ang sa Asia, marami ang nagka-COVID, dapat nating pag-ingatan ang ating sarili. Meanwhile, more than 132 million doses of coronavirus vaccine have been administered in the region. So, kabilang naman sa mga cases na pinagsasabi ko, meron namang 132 million doses yung mga vaccine para malabanan ang virus. At hindi naman natin pinipilit ang gustong magpa-vaccine or sinong gusto kasi hindi tayo 100% sure kasi kahit magpa-vaccine ka if hindi kaya ng katawan mo ang vaccine, meron talagang side effect. Kahit anong mga gamot, may side effect talaga. Hindi natin alam kung ano ang side effect. At alam natin na ang Panginoon lamang ang may-ari sa buhay natin. Salamat at huwag kalimutang mag-subscribe at hit the bell button. Thank you. God bless.